Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong inireveal ni Boss Dogs na di umano magiging lineup nga ni Lorene J para sa susunod na season, na kung saan sila nga kapatid ay may bago ng kupunan at ito nga ay di umano tatawaging Aurora na binubuo nga ni Lorene J, Edward, Demon Kite, Domeng at ito nga si Yue. Sila nga ba ang papalit dito sa Minana slot para sa MPL Season 14. Bugod pa nga rito kapatid, Evos iniwan na nga ang slot ng Minana. Kanino na nga kaya mapupunta ang slot ngayon ng Minana? Ito na nga ba ang pagpasok ng Aurora? Doggy, balik na kay Munton. Nagpapahype na ulit ng MLBB. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong post ni Boss Dogs na kung saan kapatid inaasar nga ni Doggy itong ang dating niyang player na si Rene J, na kung saan balita daw ni Doggy buo na daw ang Aurora, na kung saan kapatid ito nga ay binubuo nila Rene J, Edward, Demon Kite, Domeng at Yue. Nung nakaraan nga kapatid ay may nag-leak nga ng mga screenshot ng kanilang pag-rank game, na kung saan madalas kasing magkakasama-sama ang mga ito sa pagbabatak dito sa RG kapatid, na kung saan tilay binubuo na nga nila ang kanilang tamang timpla bilang isang kuponan, na kung saan ito nga si Edward at Yue nga kapatid ay wala na nga sa kuponan ng Blacklist International. At dahil nga sa post na ito ni Doggy kapatid, lumalaki nga ang tsansa na pumasok na rin dito nga sa MLBB itong Aurora na organization, na kung titignan sino nga ba ang pupuntahan ng Aurora para sa kanilang slot dito nga sa MPL PH. Well, kung titingnan natin kapatid, ang Blacklist International nga ay mukhang hindi rebranding ang mangyayari, kundi re-roster nga ang mangyayari sa kuponan ng Blacklist International. Tandaan natin na ang Blacklist International nga kapatid ay financial stable yan. Bumili yan ng sariling slot, hindi na kinakailangan ng tulong ng ibang organization, o hindi na nga nila kinakailangan makipag-collab sa ibang organization para ma-sustain nga nila ang kanilang franchise dito nga sa MPL. Sa madaling salita, sobrang yaman nga ng Blacklist International, kaya hindi nga nila kinakailangan ng collaboration. Syempre, iba pa rin talaga kapatid kapag sarili lang itong Blacklist International at wala ngang kahati sa kahit anong organization. Kaya naman dito nga kapatid, mas tumaas pa nga ang tsansa dahil ngayon din kapatid ay iniwan na nga ng Evos ang kanilang slot dito nga sa Minana Evos, na kung saan nagkaroon kasi ng collaboration ang mga ito. Noon pa yan, noong NXP pa nga itong Minana, kaya nga tinawag na NXP Evos ang mga ito bago maging Minana Evos, na kung saan kung titingnan, mag-isa na lang ang kuponan ng Minana at wala na nga itong kakolaborate, na kung saan kapatid nang dahil doon ay syempre alam natin na hindi nga kalakihan ang mga sponsors ng Minana, at mabibigo nga ito kapatid na masustain nga nila ang kanilang slot dito nga sa MPL. Kaya naman kinakailangan nga ng Minana na magpa-buyout nga sa isang organization. Kaya sa tingin ko kapatid, nang dahil nga rito, dyan na nga magte-take over itong organization ng Aurora para magkaroon na nga sila ng slot dito nga yan sa MLBB. Well, since bago pa lamang ang magiging kuponan na
Aurora dito sa MPLPH ay kinakailangan nga nila ng mga players na mataas nga ang engagement para siyempre ma-sustain nga nila at magkaroon din sila ng malalaking sponsors. Kaya naman, ang rumor ngayon kapatid ay magkakasama nga itong sila Rene J, Edward, Demon Kite, Yue at eto nga si Doming. Kung titingnan, palung-palo nga ang lineup na yan. Pero sa ngayon nga, ay rumor lamang yan. Malay natin, diba? At itong Aurora ay makipag-collab nga dito sa Blacklist International. O di kaya'y rebranding talaga ang mangyari sa Blacklist International. At yan ang mga aabangan nga natin dito sa MPLPH ngayong off-season, na kung saan may mga rumor na nga na ganyan kahit pa nasa kalagitnaan tayo ngayon ng MSC 2024. Malamang sa malamang nga nito kapatid, pagtapos ng MSC, dito na nga maglabasan ang ibang rumor pa kung ano ang mga mangyayari sa bawat kupunan dito sa MPLPH. Sa ngayon din kapatid ay nagpaalam na nga itong si Ben Tings dito sa TNC Pro Team, na kung saan naging consistent top 8 kasi itong kupunan ng TNC dahilan kung bakit tinanggal na nga nila itong si Ben Tings. Pero may ibinabalik nga itong TNC Pro Team, ito lang naman ay walang iba kundi ang hari ng utility tank jungler dito sa MPLPH na si SDZYC, na kung saan naasahan nga natin ang muling pagbabalik nito ngang na SDZYC dito nga yan sa MPL. Pero syempre ang malaking katanungan ay kung saan na nga ba mapupunta itong si Bentings. Dalawa lang ang posibleng puntahan niyan, it's either mag-Indonesia na nga yan o ibang region sa susunod na season, o di kaya'y lumipat na nga ito ng ibang kupunan dito sa MPLPH. At yan ang ating aabangan. Sa ngayon nga kapatid ay abangan natin itong nabubuong bagong kupunan sa MPLPH na si Rene J, Demon Kite, Edward, Domeng at Yue. Tandaan natin na hindi porket magkakasakasama nga ang mga yan sa kanilang pagra-rank game kapatid ay isang kupunan na nga sila, dahil syempre malay natin, diba? At nagra-rank game lang talaga sila para umangat nga ang kanilang ranking. Lalo na't ngayon nga kapatid ay parte pa rin ito ngang si Demon Kite ng RSGPH, dahil syempre may lalahukan pa nga silang tournament dito sa MLBB. At ito nga kapatid ay walang iba kundi ang Snapdragon. Siguro kung hindi nga makuha ng RSGPH ang kampyonato dito kapatid, baka dyan na nga umalis na itong si Demon Kite dito sa RSGPH at lumipat na nga dito sa rumor na may bagong kupunan na nga sila dito sa MPL. Sobrang solid kung totoo man ang rumor na yan, at may tuturing talaga natin itong super team sa susunod na season. Lalo na't ngayon din kapatid ay nagbabalik na nga ang assassin meta. Kilala nga natin itong si Demon Kite na malupit nga gumamit ng mga assassins. Kung ating matatandaan kapatid, sobrang lupit din mag-funny nitong ni Demon Kite, at tunay na abangan talaga natin ang bagong kupunan na nabubuo na yan. At ang rumor na yan ay nanggaling mismo nga dito kay Boss Dogs, na kung saan kapatid kung ating titingnan yung mga posting ngayon ni Boss Dogs ay patungkol nga yan dito sa MLBB, na kung titingnan mukhang pinatos na nga ni Doggy ang offer nitong ang ni Munton, dahil may sinasabi rin itong si Doggy patungkol nga dito kay Dilar, na kung saan inoferan na rin itong si Dilar ng HOK. Pero mananantili nga ito dito sa MLBB dahil mas malaki daw di umano ang offer. Kumbaga nagkasundo na siguro sa presyuhan itong si Doggy at pati na rin itong si Munton, at bukod doon baka napagbigyan na nga itong si Doggy sa kanyang mga pabor dito nga kay Munton. Nung nakaraan nga kapatid, inamin ni Boss Dog
vlogs na lahat daw ng kanyang sabihin dito nga kay Monto noong nag-uumpisa pa lang ang MLBB dito sa Pinas ay sinusunod nga yan ni Monton. Pero habang patagal na nga ng patagal kapatid ay hindi na nga sinusunod yung mga suggestion nitong ni Doggy. Dahilan kung bakit humina nga yung market ng MLBB dito sa Pinas. At ngayon, eto na naman, eto nga si Doggy para i-hype itong MPLPH at pati na rin itong ML dito sa Pinas. Unting posting lang ni Doggy kapatid, maingay na nga kaagad ang ML community na kung saan si Doggy talaga ang makakatulong para manumbalik nga ang sigla dito sa MPLPH. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? E-comment mo sa baba. Maraming salamat.